Okay, so ituro ko sa inyo ngayon kung paano kumuha ng transfer function ng mechanical system, but this time, dalawang body naman. Okay? So, pag dalawang body, mas madali kung yung approach natin is i-drawing natin yung per box and saka natin ilalagay yung mga forces na meron sa kanya. Okay? So, start muna tayo kay M1. So, drawing tayo ng box na M1, okay? And ilagay natin yung mga force na present sa kanya. Okay? So tingnan natin yung displacement, no? Saan ba papunta tong dalawang box na to, no? Papunta siya sa kanan. So ibig sabihin, yung mga spring na nakakabit kay M1 is papakaliwa, no? Pa-opposite force. Okay. Mas maganda kung ina-analyze nyo muna yung displacement, kung saan ba papunta yung body, para malaman nyo, para nai-imagine nyo kung ano yung nangyayari, kung pinupush ba siya or pinupull ba siya ng spring. Okay? So, mas madali, no? Kung i-analyze nyo muna yung displacement nung system. Okay? So, for M1, papakaliwa, kasi hinihigit siya ni spring, papakaliwa, no? 1 newton per meter, diretso na natin sa Laplace transform. And lalagay ko na lang dito na x1, no? Hindi ko na ilalagay na x1 of s. Baka kasi isipin nyo na yung s is naka-times dun sa x1, which is hindi siya naka-times, no? Yung s is yung domain mismo, okay, nung displacement. So para hindi na kayo malito, gawin ko na lang x1, no? So x1 o times 1. So, x1 na lang. Okay? And merong friction sa baba. So, friction ay laging opposite nung displacement. So, 2SX1. And of course, yung mass na 1 kilogram. So, S squared X1. And ano pa? Merong K2 tayo and merong FB2. So, papunta sa kanan. So, yung force na ini-exert nitong spring is papakaliwa. Okay? So, x1 and sx1. Okay? So, tapos na ba tayo? O, hindi pa. Kasi merong contribution pa rin si M2 kay M1. No? Anong ibig kong sabihin doon? Since yung displacement natin is pakanan, no? Imagine natin si M1, pag pumupunta siya sa kanan, parang pinupwersa niya rin si M2 pumunta sa kanan. So, anong ibig ko sabihin? Si M2, dahil papunta sa kanan, parang hinihigit niya si M1. Okay? So, merong pwersang nararamdaman si M1 dahil kay M2, gawa nitong spring constant na to at saka itong FB2. Itong K2 at saka yung FB2. So, i-drawing din natin yun. No? So, si M1, so, dahil papunta sa kanan din si M2, parang hinihigit niya si M1. So, may nararamdamang puwersa to papakanan na X2. And ito ay para sa FB2 naman, no? SX2. Okay, tapos na ba tayo? Tapos na tayo. So, i-summation natin yung mga force. Okay? So, lahat ng mga right na force, positive. O, sa akin lang naman to, no? Nasa sa inyo yun. Kung right na forces is positive or negative, nasa sa inyo yun, no? But sa akin, mas convenient sa akin yung gagawin kong positive yung right and negative sa kaliwa naman. Okay? So, minus 2 yung x1 natin. So, 2x1. Minus 2x1, minus 3sx1, minus s squared x1 equals 0. Okay? So, ilagay natin yung x1. Ibahin ko na yung kulay. Minus x1, i-factor out ko. No? s squared plus 3s plus 2 plus x2 s plus 1 equals 0. And multiply natin both sides ng negative 1.
So, magiging x1 s squared plus 3s plus 2 plus s plus 1 x2 equals 0. So, ito na equation 1 natin. Tingnan natin kung tama yung sagot. S squared plus 3s plus 2. Okay, tama. Minus s plus 1. Ah, okay. Nalimutan ko pa lang. May negative 1 dun sa gitna. Okay. Okay. So, next. I-drawing naman natin si M2. Okay. So, si M2, dahil papakanan, merong nararamdamang pwersa, no? Pulling force dito sa K2 tsaka FB2. So, dahil 1 lang naman yung value nila, so, ilagay ko na lang X2, SX2, and of course, yung mass niya, ilan ba yung mass niya? I think this 1 kilogram. Okay. So, S squared, X2. Meron pa ba? Ayun, yung friction dito, yung FB3. So, meron ding friction na SX2. Okay. O, tapos na ba tayo? O, hindi pa. Kasi, katulad dun sa M1, merong contribution din si M1 kay M2. Okay? So, dahil papunta sa kanan si M1, parang, isipin nyo, parang pinupush niya si M2 papakanan. So, i-drawing ko ano. Okay. So, papunta sa kanan si M1, ibig sabihin mayroong nararamdamang pwersa si M2. Galing kay M1 naman. Okay? So, sana nagigets nyo yun. Dito ko na isulat, no? Hindi na ako magsusulat ng, or hindi na ako mag-drawing ng isa pang box. Okay? S, X1. Okay? Tapos na ba tayo? I think tapos na tayo, no? Ay! Unti ko na makalimutan. Yung F of T pala, sorry. Kasi free ba, kasi summation of forces to. No? So, F of S. Okay? So, yan. Ganun ulit. X1 plus F of S plus SX1 minus pagsamasamahin na natin yung like terms. No? 2S X2 minus S squared X2 minus X2 equals 0. Okay? So, i-transpose natin yung F of S sa kabila. So, matitira na lang dito ay, ayusin ko lang, no? X1 plus S. Or, i-factor out ko na pala yung X1. Ibahin ko na yung kulay. X1, S plus 1. And then minus x2 s squared plus 2s plus 1 equals negative f of s. Okay? I-times ko both sides by negative 1 para mawala yung negative 1 doon sa f of s. So, magiging negative s plus 1 x1 plus x2 s squared plus 2s plus 1 equals f of s. Yan. Okay. So, ngayon, gagamitin natin yung determinant. Okay. Ano nga ba yung kinukuha dito? Ano ba yung transfer function natin? Ano yung output? So, yung output natin is yung x2 of s. No? So, gamitin natin yung determinant katulad sa one body diagram. So, kunin natin yung D or yung denominator sa Cramer's rule. So, ito yung equation 2 natin. This is the equation 2 and the equation 1. So, lagay natin S squared plus 3S plus 2. S squared plus 3S plus 2. Minus S plus 1 and S plus 1 S squared plus 2S plus 1. Okay? So, kunin natin, mamaya natin kukunin yung determinant niya, no? Okay? So, dahil dito yung kukunin natin, paghalo-halo ko na yung kulay, nalilito na ako. Okay? But anyways, okay lang naman yun.
dito. So, sa dito, ang lalagay natin na coefficient is yung sa x1, no? S squared plus 3s plus 2. S squared plus 3s plus 2. 0. And minus s plus 1. At saka f of s. Okay. So, yan. Kunin muna natin pala yung, mas madali ata, I think, kung hindi kayo gagamit ng MATLAB, mas madali kung kukunin nyo na yung determinant ng bawat isa. No? Kunin natin yung determinant ng D. So, det ng D ay equal sa cross-multiply lang doon. So, medyo tedious siya. But, it will, it takes some time, no? Mag-practice lang kayo. Okay, minus s plus 1 squared. Okay? And for this determinant, yung determinant niya, det ng d2 equals sa f of s, s squared plus 3s plus 2 minus, of course, 0. Okay? So, f of s or yung d2 natin or det determinant ng d2 divided by determinant nung d ay equal sa x2 natin. So, equals yung det d2 natin ay f of s over s squared plus 3s plus 2 divided by yun, mahaba ito. No? Kasi polynomial. Times mo sa polynomial. Mahaba talaga siya. But anyways, lagay na lang muna natin. Mamaya ito simplify. No? 3s plus 2 s squared plus 2s plus 1 minus s plus 1 squared. Okay? So, ano ba ang transfer function natin? Transfer function natin ay x2 of s divided by yung displacement is the output and yung input natin is the force. Okay? So, mahaba siya actually. So, s squared plus 3s plus 2. Hindi ko na siya isi-simplify, no? So, s squared. Ah, okay. So, lagyan ko siya ng parenthesis or sorry, bracket pala. No? I-rewrite ko lang siya. Okay. So, 1 over s squared plus 3s plus 2 multiplied by s squared plus 3s plus 2 times s squared plus 2s plus 1 minus s plus 1 squared. Yan. Okay? So, actually, hindi pa talaga ito isagot kasi hindi pa siya simplified, no? But, pag sa akin, okay lang to. No? Kasi medyo mahaba siya. No? Lalo na kung medyo madami yung sasagutan yung problem, parang makukulangan kayo ng oras dun sa ibang problem. Okay? So, ito yung pagkuha, no? Ng transfer function ng two-body sa isang mechanical system. Okay? So, sana naintindihan nyo kung paano kumuha ng transfer function using Laplace transform and yung mga force displacement equation, no, ng two-body system. Okay? Sana may naintindihan kayo and thank you for listening and God bless.